Inalmahan ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika ang istoryang lumabas sa front page ng The Washington Post. Yan ang artikulong This is Manila tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa ilalim ng tulay sa Tondo. Sangkot daw sa droga ang lalaki. Ayon sa artikulo, pangkaraniwan na raw ang ganitong mga tagpo sa Maynila. Simula raw nung naluklok si Pangulong Duterte, patuloy na dumarami ang mga namamatay sa kampanya kontra droga. Batay daw sa tansya ng ilang grupo, aabot sa 20,000 na ang napatay kaugnay ng droga mula noong 2016. Sa tala ng Real Numbers PH ng PIDEA, hanggang noong Nobyembre, mahigit 5,000 ang napatay sa kampanya kontra droga. Ayon sa Philippine Embassy, pinapapangit ng artikulo ng The Washington Post ang imahe ng Pilipinas sa international community. Hindi rin daw binanggit sa artikulo na karamihan ng mga Pilipino ay suportado ang paglaban ng gobyerno sa illegal na droga. Patuloy rin daw na itinataguyod ng Pilipinas ang rule of law at ang karapatang pantao o human rights.